Methods of interest calculation. So tingnan natin kung paano ba tayo mag-calculate naman. Kasi base dun sa mga forms natin kanina, may iba-iba pang paraan ng pag-calculate. Ano? So the first one is flat interest rate calculation, tapos diminishing interest rate calculation, and then annualized percentage rate calculation. So ito yung mga gagamitin natin. Okay? So sa flat interest rate, this is the interest computed based on the initial balance. And the amount stays constant. So the interest stays constant over the term of the loan. So sa flat interest rate, no, given this amortization table example, titignan natin yung initial balance ay 1,000 pesos. So base doon sa definition kanina, dito daw nakabase parate kung magkano ang dito nakabase ang pag-multiply natin for interest. So dito sa initial balance natin ay makikita natin dito sa balance natin ay nababayaran siya kasi nagbabayad tayo ng 100 pesos na principal kada buwan at nagbabayad tayo ng 10 pesos na interest kada buwan for a total of 110. So 110 yung binayad natin pero 100 lang yung nakaltas doon sa ating balance dahil yung 10 pesos ay pang-interest 'yon, no? Pero just the same ang nangyayari dito pa rin sa 1,000 kinokompyutan ng interest kahit na tayo ay nagbayad na ng 100. So to illustrate, tingnan niyo dito ha. Ayan, no? Constant yung interest. Parehong 10 pa rin, 10 10 10 10 10 pa rin siya per month. Kahit na yung balance natin ay pababa na ng pababa. If you take a look at it doon, no? Doon sa may dulo. Okay? Kaya siya tinatawag na flat interest dahil yung interest dito ay the same amount all throughout. Okay? So, yan yung flat interest rate. So, if you take a look at this, yung kung i-compute natin, ano, yung 10 pesos divided by 1,000, which is the initial balance, that is 1% per month, no? Kung titignan natin. Pero if we take a look at it here, 10 pesos, ang balance mo na lang nung May 2007, for example, no, with this chart, with this diagram, and with this table, 10 divided by 100 is 10%. So ibig sabihin, habang tumatagal with flat interest rate, ay tumataas yung interest na binabayaran mo. Dahil binabalik mo na yung pera eh. Essentially, you are still paying interest for money that you have already returned. Kaya hindi ito maganda, no, yung flat interest rate. There is also what we call diminishing balance. So ang diminishing balance, the interest is computed based on the balance that is still outstanding. And the amount gets smaller over the term of the investment. And this is also called declining or reducing balance, no? In terms of calculating this, ano? So ang diminishing balance ay, kung makikita natin dito, pareho ano na example ito, 100 pesos yung binabayaran natin kada buwan at 1,000 pesos yung total na principal natin na kinuha at the beginning of the period. Now, yung interest, kung mapapansin ninyo, bumababa na siya. At yan ay kaya siya napangalanan na diminishing, declining, or reducing interest rate. Ano? And if you compare this, kasi ito yung talagang mas totoo na interest rate. Ano? Kasi kung titignan mo dito, yung 10 pesos divided by 1,000 na balance ay equivalent to 1%. If we take a look at dito sa dulo, ano? So 1 peso divided by 100 na balance ay 1% pa rin. O kahit tignan natin dun sa gitna, 5 pesos. 5 pesos divided by 500 is equal to 1%. So with this, ay mas makatarungan yung calculation, no, ng diminishing balance. At sa totoo lang, yung diminishing balance natin, declining balance, reducing balance, yaan ang basis ng tinatawag na APR o annualized percentage rate or effective interest rate, no? So, meron ding ibang mga klase like this one, ano, kung titignan natin. Pare-pareho yung binabayad, no? Kasi kapag doon sa titignan natin doon sa diminishing at saka sa diminishing lalo na ang hirap ng recording noon kasi iba-iba yung mga figures, ano? With this, ginawa nila ng paraan in such a way na yung interest
diminishing pa rin, no? Nagpababa siya ng pababa. Pero yung principal naman ay paakyat. So ang ginagawa nito ay kapag nagbayad ka, mas malaki yung napupunta sa interest versus sa principal sa beginning ng amortization mo. Tapos habang tumatagal, lumalaki yung napupuntang ibinabayad doon sa principal mo at yung interest naman ay pababa, no? So this is also another way of computing it, and this is also diminishing balance dahil ang interest ay pababa pa rin, ano, nagde-decline siya, no? And it is based in the outstanding, ang computation ay nakabase sa outstanding principal, okay? So, yan yung ating explanation dyan. No? Ngayon naman, ito na yung annual percentage rate. So, yung annual percentage rate, as I mentioned a while ago, ano, this is actually the formula that takes into account the diminishing balance method na pinakita ko kanina. Kasi yung diminishing balance method ay, ano yan, no? Methodical, alam ka namang isa-isa mo na i-compute, no? Para makuha mo yung annual percentage rate. So, ito yung formula na nagre-reflect nung diminishing, declining, or reducing balance method of computation ng interest. Okay? So, how does it go? Ito ang kanyang formula. APR or annual percentage rate is equal to 2YF divided by D parenthetical P plus I. Diba? So, nako, ano na to? No? Mukhang magmamath na talaga tayo. Pero we will not go into the details. But why here represents the number of payment periods in 1 year. F represents the finance charges in amount, no? So pwedeng dollars, euros, or pesos yan. Ang D represent the amount borrowed or proceeds. At yung P ay ang total number of scheduled payments. So for example, APR or effective interest rate, ang tawag din natin yan, no? Ay mayroon tayong yung example natin kanina, no? Na ang Y natin, number of payments in a year ay 10. Ang F natin o yung cost ay 100. Ang D ay yung hiniram natin, which is 100. At yung P ay 10 din. Ano? So ang P natin, ang sabi natin kanina, this is the total number of scheduled payments, so which is also 10. Ano? So pag kinompute natin yan, kapag flat interest rate yung kinuha natin, 10% yung lalabas. Kapag diminishing ay dapat 18 ang nominal interest rate ng pareho ay 10 kasi yun yung advertised na rate, ano? Pero kapag kinuha natin yung APR, ang tunay na 10 talaga ay yung diminishing balance, at pag kinompute natin yung flat, mas mataas siya, 18.18% siya, no? Kaya mag-ingat tayo kapag tayo ay kumukuha ng loan at investment. Dapat alamin natin yung method of calculation ng interest rate. Okay? Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan, o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.